sinabi sa ego ko, Kuya Raptors. In this video guys, papakita ko sa inyo kung paano na ang isang itatapon na lang ay pwede pa nating pakinabangan at pwedeng maging ulam. Yes! Balat po ito ng pakwan at kung inyo nakikita, ito po ay pederetso na ito sa compost pit or sa basuran. Kung hindi nyo alam na pwede pala itong gawing gulay at magiging ulam. So, tanggalin natin ito. Ang kulay-kulay na yan. At kainin natin. Harap. Tanggalin natin ito dahil manamis-namis. Maraming nutritional value ang watermelon. Alam niyo ba yun? So, kung hindi niyo pa alam, ayan, basahin niyo lang. Nasa taas. Pwede pa natin kainin yan. Ang mahal kaya sa grocery store niyan, yung mga bulok na watermelon na portion nila, pinaganda ang lalagyan. Tayo naman bili ng bili, hindi natin alam na ano na pala yun. Mga sira na inisa-isa lang nila para mapakinabangan. Nung unang nagluto ako nito, ayaw kumain ng mga kasama ko. Mga rich kids. Kasi nila nilalam na nagugulay daw ito. Mga rich kids kasi. Eh sa amin kasi, alam mo na, yung lahat na pwedeng pakinabangan. Hindi naman tayo anak mayaman, minsan wala pang may sasain. Nung mga bata pa kami, minsan may mga time na wala pang may sasain. Ang kinakain namin ay yung nilagang saging na hilaw, patapos ang ulam ay yung murang saging na ginulay na nilagay ng turmeric, may asin, yun na yung ulam namin. Kaya swerte tayong mga lumaking sa hirap, alam natin lahat. Yung mga yayaman eh, hindi nila alam yun. Malas lang yun. Tapos ito yung isa sa hook ko guys. Ano yan eh, yung maliliit na dilis, ito yung dilis. Kasama ng paminta, yan, mamaya yan. Sibuyas. Kasi magigisa tayo, bawang, at syempre hindi mawawala yung oil at asin. Hindi kasi ako nagsiseasoning eh. Kung gusto nyo ng seasoning, pwede nyo i-add yung seasoning. At syempre para pampalasa, mas gusto ko yung medyo maanghang-anghang. Dried chili, kung wala kayong talagang yung sariwang chili, mas masarap ko ang dried chili. Tapon natin ito ha. Lagay natin ito sa hindi ko naman kailangan ito, pero kung gusto, yung mga nangangailangan nito, maganda raw ito, mabisa. Mabisa daw yan. Yan, basahin nyo lang kung mabisa saan. Pero ngayon, itatapon natin ito, ilalagay natin sa lupa para maging pataba. Para maging pataba sa mga halaman. Then, di yan natin nahugasan, kasi nahugasan ko rin naman na. At ito yung scrap, kakainin natin. Kaya ayun guys, kainin natin para slice natin na maliliit para madaling maluto.
Masarap rin to sa sardinas. Baka akala nyo. Or pwede nyong iluto na may sitanghon. Masarap nun. Parang soup ang dati. Sitanghon soup. Rich in fiber dito. Kasi madali siyang matunaw. Kasi may problema sa digestion. Kahit anong sahog, pwede nyong gamitin. Depende sa inyo yan. Sabi nga nila, sabi nga ng mga chef, wala naman talagang right ingredients. Depende yan sa nagluluto. So, maski sa adobo, diba? Depende yan sa panlasa nyo, kung ano ang gusto nyo yung kalalabasan ng adobo. So, depende talaga yan sa nagluluto at pang last. Walang right ingredients. So, mainit na ang ating lutuan. Lagyan natin ng konting oil guys. So, igigisa na natin maya-maya. Unahin natin ang sibuyas, yun daw ang sabi ng mga chef. Kita ba? Yun daw ang sabi ng mga chef. Pag nagigisa tayo, unahin natin ang sibuyas. Unahin natin ang sibuyas, guys. Dilis. Ang hirap kasi basahin sa English. Ang hirap ko pronounce kasi ang English ng dilis. Kaya dried dilis nila. May hirapan ako sa pronounce. Yung pronouncement talaga. Mas maganda, patagalin niyo muna ang pagpapry ng dilis para ma-absorb sila. Para marinate. Then, isunod natin ang ating main ingredients, ang balat ng pakwan. Then, isunod natin ang cup of water para may sabaw ang konti ang ating. Pero masarap sana ito kung may sutangon at gawin natin sutangon ito. Sarap sana. Tipid lang. Tapos sarap natin ang asin. Salt to taste. Although medyo maalat na yung dried dilis na ito. Salt to taste. At isunod natin ang black pepper. Ground black pepper. Mas maganda sa gusto ko kasi mas maraming ground black pepper kasi gusto ko ng mas lasa ng black pepper. Ang palasa. Tapos, pwede na natin isunod ang dried chili kung wala kayong press. Pero mas masarap ang dried chili kasi maanghang-anghang sa talaga. Then tapan natin guys ang ilang minuto. 10 to 15 minutes. Buksan natin. Wow.
sana ang finished product, guys.